Ganda ka, girl. Ganda tayo. Pak, pak, pak. Ganun! Hi, Chevys! Good day to all of you. So, for today's video, gagawa tayo ng masarap na chili garlic sauce. Chili garlic oil pala. So, pwede nyo rin itong pang negosyo kasi usong-uso ngayon yung chili garlic oil, di ba? Kasi ako, na may konting racket-racket din, nagluluto din ako ng chili garlic oil. Ginagawa ko rin ay papano, konting kita, konting income. Marami din kayong mapapanood ng ganung luto ng chili garlic oil sa YouTube. Pero ako, ganito rin yung version ko. Same lang din naman sa mga napapanood natin. Kasi ako, dun din naman ako nanood. Kumbaga, nilagyan ko lang ng twist or dagdag sarap yung sa akin. Kaya ganun siya kasarap. So, without further ado, let's start! So, ayan na. Pinapainit na natin ang pan. Konti lang naman ang ingredients niya na basic lang. So, una natin is maglalagay tayo ng oil. Medyo dagdagan natin ng oil. Kasi nga, chili garlic oil, diba? Kasi yung oil niyan, pwedeng-pwede nyo ring gawing sauce. Ano nyo sa kanin. Ay, pak na pak talaga, mga chickpeas. So, lulutuin ko ngayon konti lang. Pang sa akin lang yun. Pang sa akin lang yung lulutuin ko. So, kapag madami, tansyayin nyo yung mantika nyo, mas madaming oil, mas masarap. Siyempre, mas madaming garlic, mas masarap. So, uunahin natin na yung garlic. Konti lang to ah, kasi pang sa akin. Papakita ko lang sa inyo kung paano. So, garlic yung una natin. Ayan. Ito ang ating main ingredient, siyempre, saka yung chili. Marami na rin nag-i-business na ito. At ako, naging, ano ko rin ito, nagbenta rin ako ng chili garlic oil. Nabenta siya. So, nasa sa inyo na yan kung anong panlasa ang gagawin nyo, kung paano nyo lalagyan ng twist yung ano. Siyempre, kanya-kanya yan para sumarap. So, ayan. Pag-brownin lang natin siya ng konti. Yung very, very light lang na kulay. Medium lang ang apoy. Huwag sobrang malakas kasi baka masunog ka agad. Then, ilagay natin yung ating crushed chili. Ito, binlend ko itong ano, itong garlic natin, binlender ko siya para talagang medyo pino. Pero wag na may sobrang pinong-pino, ha? Tapos, ito yung ating chili. Lagay na natin. Kapag i-blender nyo yung chili, lalagyan nyo ng oil. Ayan, mabilis lang siyang maluto. Hinaan nyo lang yung apoy. Yan. Yung anghang niya, guys, depende sa inyo kung gaano kaanghang yung gagawin nyo. So, ayan na siya. Kapag kulang sa anghang, meron naman akong dried crushed chili. Dried to. Nabili ko to sa supermarket. Sobrang anghang na ito. Lalagyan ko lang siya ng konti. Hindi lang. Then, lalagyan ko siya ng paprika para maganda ang kulay. Kamabango. Pwede niyong dagdagan ng paprika. Hindi naman to sobrang anghang.
maganda ang kulay tsaka mabango. So ayan, pwede ko pa siyang dagdagan ng paprika. Optional lang naman to. Kung ayaw nyo, pwede din. So after nyan, lagyan na natin ng salt, asin. Ayan. 1 teaspoon. Parang half teaspoon pa nga yun. Depende sa alat na gusto nyo. So, lagyan natin ng sugar, white sugar. Pwedeng brown. Kung anong sugar meron kayo dyan. Tapos yung sugar, nasa sa inyo guys, kung basta tikman-tikman nyo na lang. Gusto nyo nang medyo ma-ano, manamis-namis. Tapos lalagyan natin siya ng Knorr cubes. Ito, Knorr cubes. Lalagyan ko siya ng isang buong Knorr cubes. Ayan yung pinakapangkalasa niya. Yung iba guys, naglalagay sila ng oyster sauce. Ako, ganyan lang. Basta pampasarap lang sa akin eh, yung asukal. Asukal lang sapat na. Tapos marami siyang bawang. So ayan, continuous lang yung luto. Medyo natunaw na yung asukal. Tikman-tikman nyo na lang kung tama na yung alat, kung tama na yung tamis, yung anghang nyo. Then, pakuluin nyo lang siya na pakuluin sa mantika. Huwag nyo naman masyadong sumuyin para hindi mapait yung bawang. Pwede nyo naman siyang tikman. So, ayun na. Ang sarap na niya. Pwede nyo gawing negosyo to. Bibili lang kayo ng mga jars. Ngayon kasi hindi pa ako masyadong makaluto nito kasi gawa ng napakamahal ng bawang ngayon dito sa Taiwan. Sobrang maharlika ng bawang ngayon. So, ganyan lang ang pagluto ng chili garlic sauce. Chili garlic oil. Ayan. Oh, ayan na siya. Ganyan lang yun. Oh, meron na kayong instant chili garlic oil. Kahit ulam nyo'y pritong itlog lang or isda lang, nako, pag sinamahan nyo ng chili garlic oil, I'm sure mapaparami kayo ng kain. So, ayan na, that's it. So, ayun na nga, nakita nyo na kung paano ang paggawa ng chili garlic oil. Diba, napaka-basic lang. Ang ingredients lang may bawang, syempre yung main ingredients, bawang, sili, tapos meron ka lang asukal, asin, Knorr cubes, syempre mantika, yun lang. Tapos yung paprika powder, optional lang naman yun. So, ganun lang siya kadali. Pwede nyo na siyang pang negosyo package. Bibili lang kayo ng ano, yung garapon, mga garapon. So, ayun, may instant na kayong negosyo. Napakadali lang. Tsaka in demand ang chili garlic oil ngayon kasi partner na partner talaga siya sa ulam. So, hanggang doon na lang. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at sa mga susunod na araw. So, maraming salamat sa lahat ng subscribers ko at nagtitiwala sa akin. So, hanggang dito na lang po. God bless sa inyong lahat. Be good, be generous. Stay cool. Just be yourself lang palagi at mag-ingat. At sana, Lord, matapos na yung pandemic sa Pinas. Nang sa ganun, back to normal na. At alam ko, lahat ng nangyayari ngayon sa mundo, alam ko lahat yan may plano si Lord. Alam ko, may dahilan lahat ng nangyayari na yan. Pwedeng ginigising tayo. Pwedeng marami nang nakakalimot. Pwede rin naman na panahon na siguro para magbalik loob ang ilan sa atin na nakakalimot na. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat. I love you all. Bye!